is my passion. All right, Dito Boo's a road trip. Jesus is our passion. On that note, we'd like to welcome each one, y'all, Dito Boo's a road trip. Kumusta naman? How's your week? Oh, di ba? Kumusta naman po ang buhay-buhay? Hope you're all good. I am your Kuniru, welcoming you to another brand new edition of Road Trip, y'all. Your guide to life's best adventure. Interesting na naman ang topic for the week. O, di ba? At lahat ay nagsabi ng as usual. Praise God, we have a very interesting topic na naman po for the week. And I'm sure na estudyante man yan or young pro man yan, tiyak, makaka-relate kayo dito. Okay, ano kaya ang topic natin for tonight? Here we go, y'all. Our crossroads question for the week is, eto na yun. Meron kang friend na nagsastruggle sa utang. Ayan. Sa English, debt. Okay, debt. D-E-B-T. Okay, so the question is, what do you tell a friend who is struggling with debt? Okay, may struggle sa utang. Woo! Alright. Medyo tricky at the same time, medyo change it iba. Alright, first time I think that we're gonna talk about utang. So, maganda po ito. Okay, and I'm sure you're so excited to hear the comments and the answers of our fellow road trippers. Pero bago po natin basahin yan, magpapa-inspire muna tayo sa isang napakagandang testimony ni Gila on U-Turn. Hi, my name is Gila Mariel de la Cruz, 19 years old, from Quezon City. Ang buhay ko before is independent person po ako. Walang friends. Lumaki po ako na lagi po akong iniiwan ng mother ko, ng father ko, kasi po nag-work sila. So parang ako, lack of attention po ako ng parents ko. Bumababa yung self-esteem ko. Isa yun sa pinaka, hindi ko makakalimutan, yung nabully po talaga ako. And hindi po yun alam ng parents ko. Hindi ko alam kasi nung lalapitan ko nun eh. Si mama na lang yung tipong medyo nakaka-vibes ko sa bahay kapag may time. So parang nung nawala siya, so gumuho yung mundo ko. At the end of the day, sabi ko, ano bang klaseng buhay na meron ako? Asan ba yung Diyos na sinasabi nila? Christian family naman kami, bakit ganito yung nangyayari sa buhay ko? I encounter God nung moment na muntikan na akong mag-suicide before. Pero I never could deny kasi nagsisink in lang siya sa mind ko. One night na na-remind ako dun sa sinabi ng nanay ko na walang taong mananatili sa'yo hanggang sa huli, kundi ang Diyos lang. Then I encounter God dun sa sinabi niya na Jeremiah 33 verse 3, call to me and I will answer you. Tell me the unsearchable things that you will know. And talagang sa akin, sabi ko, Lord, bakit ngayon? Bakit ngayon ka lang nagpakita? Bakit ngayon ka lang nagparamdam kung talagang nag-exist ka sa mundong to? Bakit ngayon ka lang dumating? Bakit ngayon lang kita nakikilala ng ganito? Binigyan niya ako ng panibagong ilaw sa katawan. And talagang doon ko nakita yung faithfulness ng Lord, yung love niya na binigay niya sa akin. Buhay ko po ngayon is glorious na kasi I have a lot of friends and family ko, super close ko na po. As in, tipong hindi ako mapakali kapag 1 week na wala kaming bondings. Sa mga youth out there, kung tingin nyo end of the world na ng buhay nyo, no. Kasi ang buhay talaga is ginawa yan ng Lord to encounter Him. And isa sa mga pinaka-treasure moment yan na bilang isang kabataan ka is magkaroon ka ng time to serve your family and to have a time with God. Thank you so much for your testimony. Okay? Marahil maraming kabataan din ang nakarelate sa'yo and thank you dahil you trusted God. All right, y'all. After this super duper short break, we will be counting down the top 10 usapang naghahanap ng trabaho. Okay. Tignan natin sa pit stop. Kaya don't switch channels, y'all. Road Trip will be right back.
Hunt Roach. Super excited pa rin po tayo. Of course, dito sa Road Trip, laging excited. You know why? Because we believe that God has a perfect plan for our lives. Alright, having said that, eto na po, pit stop na! Bagay ang topic natin this week kasi kapag wala ka nito, magkakautang ka nga. Joke, y'all. Okay, eto na po. Top 10, usapang naghahanap ng trabaho. Ayan, maganda to. Okay, y'all. Countdown begins right now. Number 10. 10. 10, y'all. Yung nag-tricycle ka pa. O, di ba? Nakalima ka pang jeep. O, di ba? Lima. Bago ka nakarating sa destination mo, tapos pagdating mo doon with all the sweat and the alikabok, ang sinabi sa'yo nung nag-i-interview, risked. Ma'am, pwede ba online interview na lang? O kaya over the phone? Medyo nakakapagod eh, y'all. Number 999! Yung tatlong tao pa yung nag-i-interview sa'yo. O, di ba? Tapos isa ka lang. Saya, di ba? Ma'am, ano po ito? Oral defense? Yes, graduate na po. Oral defense, di ba? Number 888. Yung hawak na nga nila yung resume mo. Tapos, ang unang question, ano ang pangalan mo? Kuya Batman. Pangarap ko pong lumipad. Ang saya, di ba? Number 777. Yung gusto nila may experience. Huh? Mm-hmm. Pero, fresh grad ka lang. Oh, di ba? Ate, medyo magulo. Paano magkaka-experience kung fresh grad na? Number 666. Yung sasabihin sa'yo, tatawagan ka na lang. Pero hindi naman. Ay. Ang tawag ko dyan, paasa. Number 555. Yung tanong na, why should we hire you? Sige nga, miss, ano, why should we hire you? Ma'am, kasi po, hiring kayo. Very good! Number 444! Ito, maganda to. Okay, ma'am, miss, please tell me about yourself. Sir, first day of school, di ba? Lakas na ka first day. Number 333! Yung pinadating ka ng 9 a.m., pero pagdating mo doon, alas 3 pala yung interview. Huh? Kuya, sana sinabihan mo ako para nag-mall muna ako. Diba? Number 222. Yung tatawagan ka nila kung interested ka daw ba sa trabaho. O, diba? Are you interested for the job? Sir, ma'am, kaya nga po ako nag-apply, diba? Number 111. Yung ilang buwan ka na nagtambay sa bahay. O, di ba? Yun ang masaya. At least, di ba? Hindi ka lang tumatambay sa bahay, tumambay ka din sa puso ko. Wow! Ba't may ganon? So, ganon pag walang trabaho, tambay sa puso. Alright. I'm sure natuwa po yung mga nag-a-apply ng trabaho. We're praying for you, you know, that as we pray for God's will, yun ang the best talaga. Wait for God. Yung mga naghahanap pa or naghihintay, relax, chill lang. God is in control, and as long as you surrender your life to Christ, sigurado, mahahanap mo din yung para sa'yo. Okay, I'm sure marami po nakarelate dito, especially our friends who are like fresh grads. Grabe, pinagpe-pray po naman namin kayo. When Road Trip returns, okay, message nyo naman ang babasahin ko, and I too will be giving my own take for our topic this week. May bonus pa akong fan signs later, so stay tuned, y'all. Welcome back, Road Trippers. Before I read your comments, yan, madami pong S kasi madami yung comments. Plural form. Okay, dito muna tayo sa hawak ko. Okay, alam na. Ito na po yung requested fan signs here on Road Trip Billboard.
O, di ba? It's your turn. Okay, not your turn, but your turn. You know, ang gulo ko, no? Okay, eto na lang po. Babasahin ko na lang ang mga comments ninyo for our crossroads question for the week. And the question is, what do you tell a friend who's struggling with debt? Anong sasabihin mo sa kaibigan mo kung nagsastruggle sa utang? Sabi po ni Cherry Jean de la Cruz Nicolas, dapat tignan muna niya yung finances niya. Saan ba siya dapat mag-adjust ng pagkakagastusan? Ano yung dapat niya i-give up? Nasa way naman kasi yan ang pag-handle natin ng finances. Tapos, tignan rin niya kung anong skills niya yung pwede niyang gamitin to earn more. I will suggest na magbasa siya ng financial coaching books nila Sir Colaico, okay, Bo Sanchez to enrich financial knowledge. Yan. At syempre, kahit gaano ka kabaon sa utang, never forget to give back to the Lord kasi He will provide us with everything that we truly need. Yun. O, diba? Maganda pa rin yun. Ino-honor pa rin. In fact, the mere fact that you desire to actually pay your debts, o, diba? It's actually a thing that could honor God. Yun. So, thank you so much, Sherry Jean. Alright, sabi po ni Syra Mariel Graciosa. Yan. Sabi po niya, isa yan sa mga gustong ipahandle sa'yo ni Lord. Malit man or malaki, basta don't lose hope. God will provide. Mas malawak at mas malaki pa din ang pagmamahal ni Lord kaysa sa mga pinoproblema mo. Sarap naman, no, di ba? Ulitin ko lang, ha, para lang maulit. Mas malawak at mas malaki pa din ang pagmamahal ni Lord kaysa sa mga pinoproblema mo. So, stay focused sa love ni Lord. Alright. Last, sabi po ni Daniel Fortich Dolom. Discipline. O, di ba? Caps. All caps. Discipline. Kasama ang finances sa area ng buhay natin na dapat nakakalugod sa mata ng Lord. Maging responsible. Ask the Lord for wisdom. Magplano kung paano babayaran ang utang. Hindi git sa lahat. Do not compromise your tithes, offerings, para lang magkaroon ka ng pambayad. Ayun. God bless. So, ang ganda, no? Yung desire to pay up the debt and at the same time, huwag kalimutan that you still need to honor God with your, yun nga, through your tithes and love offering. Thank you so much. Yeah! At hindi makapaniwala ang mga estudyante to. Galing. Grabe talaga. Ang galing. Napaka-wise ninyo mga road trippers. Grabe! Okay. Nag-emote ba? Alright. Ang lakas pong mga financial guru ng ating mga ka-road trippers. Wow. O, diba? When we come back, I will be giving you my advice. Okay? Ako naman ang magpapaka-feeling financial guru. Financial guru. Okay, financial guru. Tingnan natin. Pandagdag lang po sa mga nasabi na mamaya. So, don't switch channels, y'all. We'll be right back. Naku. Ayan, grabe. Yan po ang una kong reaction nung nabasa ko yung ating question. Dahil ito pong problema sa utang ay isang medyo malaking struggle yan. Okay? Ito, isa na po yata ito sa mga nakaka-challenge, sa mga pinakamalaking nakaka-challenge na bagay sa buhay natin. But today, we will, hopefully, I will be able to share a bit. Ito po yung mga suggestion na pwede kong ibigay sa inyo. Especially for those of you who are struggling in this area. Okay, number one most important, I think, is this. No? You make a decision to pay. Ibig sabihin, gawa ka ng decision. I'm gonna pay. Alright? Iba po talaga yung pag nag-decision mo na magbayad. Yun dapat ang goal mo. Kasi when you have a goal, doon mo ia-align yung mga financial decisions mo afterward. Sabi po ng Psalm 37:21, the wicked borrow and never repay. Alright? But the godly are generous givers. Eh, I'm sure kung road tripper ka, hindi ka naman wicked. So, ngayon pa lang, sinasabi ko na, please, kung may utang ka man, huwag kang tumakbo. Okay? Huwag mong takbuhan yung utang. Alright? Hindi po tama na tinatakbuhan ng utang. Okay? Siguro, kung talagang hindi mo mabayaran agad-agad, you go to the, yung inutangan mo, tapos make a promise to pay kahit monthly lang, kahit unti-unti, pero yun nga, huwag mong takbuhan. Tapos sabihin mo sa kanya na, eto na, medyo financially, medyo struggle ka ngayon, so you can't pay na agad-agad. So, pero yun nga, maganda yung pagko-coordinate ka sa kanya
At masusurprise ka, papayag naman sila. Ayan, hopefully papayag sila. Alright? Next, yun nga, dahil nga may goal ka na, now it's the time for you, now's the time for you to manage your finances well. Okay? Now na may utang ka na, binabayaran, kailangan maging mas wise ka ngayon sa mga financial decisions mo. Matutong magtipid. Okay? Tapos, huwag uutang para bayaran ng existing utang kasi dadami na naman yung interest niyan. Okay? Parang magkakaroon ng vicious cycle. Okay? Kaya hindi po namin na-advise na uutang ka para mabayaran mo naman yung isa pang utang. Ang kailangan po ay mas maging wise at mas maging matipid. Now, when there is extra cash, halimbawa, biglang dumating yung binless ka ni Lord ng madami, yung iba kasi, pag ganun, nagbabakasyon, gumagasto talo, hindi. Bayaran mo na agad. Okay, bayaran mo na agad yung utang. Mas masarap po ang tulog pag alam mong paid na lahat ang iyong utang. Okay? Alright, what else? Live simply. Okay, simpleng buhay. Mas masarap po yan. Grabe. Kapag gumagastos, huwag emosyon ang pairaling. Ayun. Huwag yakapin ang hindi kaya. Siyempre, mabigat yun, di ba? Joke. Okay, huwag yakapin ang hindi kaya. Huwag mainggit sa kung ano ang meron ng iba. Yan. Maging kontento sa kung ano ang meron ka. Yung iba kasi, nanlilibre naman kasi ayaw masabihang kuripot. Eh, wala naman panlibre. Okay lang naman yan, di ba? Yung iba naman, gastos ng gastos kasi nagpapa-impress sa nililigawan o sa mga kaibigan. Eh, sa totoo lang, wala naman talaga siyang pambili. Okay. Huwag bibili para lang makiuso. Ayun. So, usually po, ito po yung mga decision na ginagawa natin kapag emosyon ang pinapairal. Huwag po puro emosyon ang pinapairal. Kailangan nag-iisip din. Okay. Practical tips. Huwag, pag gumunta ng restaurant, huwag nang mag-drinks. Okay, sa resto. Dahil puro asukal yan. Okay, at nakakamahal po yan sa bill. Mas healthy pa po yung tubig. Yan. Pero tanongin nyo muna kung filtered. Okay? Sa gadget naman, alam nyo ba na mas mura yung gadget pag lumuluma? Ang tanong ko, eh, kailangan mo ba talaga ng bagong gadget? Shoes, bag, o gusto mo lang magpa-impress? Ayun. Advice po ng mga matatalinong tao, maghintay ng sale. Ayan. Kasi po pag sale, mas mura. Okay? So, hintay-hintay lang. Okay? Tapos, ang tanong, kailangan ba talaga ay brand new? Ayan. Kung pwede naman na second hand yan, maganda naman, pwede mo nang bilin yan. Okay. Next. Ito po. Biblical. Contentment is the real treasure. Hebrews 13:5, sabi po ng Bible, don't love money. Be satisfied with what you have. For God has said, I will never fail you, I will never abandon you. If you don't have it, it means that you don't need it. If you need it, God will give it. Yun. So trust God. Kung ano yung meron ka, grabe, okay yan. Makontento ka dyan, magpasalamat ka kay Lord. Pag wala pa, ibig sabihin, hindi mo naman talaga kailangan. Alright? Panghuli. Okay. Kailangan, you also need to work hard. Ayun. Walang sense po yung lahat ng mga sinabi natin kung hindi ka magtatrabaho. Ayan. Sabi sa James, faith without works is dead. Proverbs 14:23, sabi po ng Bible, work brings profit, but mere talk leads to poverty. Okay? In the end, we give God all the glory. Pag sinunod niyo po lahat ng advice na yan, at pati na rin yung mga wisdom na na-share kanina ng mga road trippers, I'm sure, no, kapag tama yung puso, tapos yun nga, nagkaroon ka ng goal ng bayaran, tapos you honor God with the decision and you honor God with your finances, si Lord naman po ay mabibless. Alright? At the end of it all, do not forget, Deuteronomy 8:18, remember the Lord your God, He is the one who gives you power to be successful in order to fulfill the covenant He confirmed to your ancestors with an oath. Right, so bottom line po, huwag takbuhan ng utang, okay? Make a decision to pay, and then yun na, ayusin mo na yung pag-handle mo ng finances. Okay? Honor God with your tithes and offering, and then magtipid, magsipag, mababayaran mo rin yan. Bow your heads, close your eyes right now, let's just pray. Father, right now we thank you for dealing this area, Lord, of our lives today. I pray, God, that you, for those of us who are struggling in handling finances, Lord, I pray you give us wisdom and self-control, Lord. And I pray, God, you give us contentment, Lord, na makontento po kami sa inyo, Lord. You are our satisfaction. And Lord, tanggalin niyo po yung spirito ng inggit, Lord, or yung comparison spirit sa mga iba, yung gusto namin, meron din kami kung ano yung meron yung iba. But Lord, today I pray, God, that you give us a heart, Lord, that is satisfied in you.
and in you alone, Lord. Thank you, God, for the blessings that you give us every day. Pero ngayon, Lord, I pray that you give us wisdom to handle these blessings, Lord, para mas maging kaaya-aya po yung buhay namin sa inyong mga mata. Salamat po, Panginoon. This we say in Jesus' name. Amen and amen! All right now, just in case you want to surrender not just your financial life to God, but also your whole life. Dapat naman talaga buong buhay i-surrender kay Lord. And you want to make a decision to surrender your life to Jesus Christ. All you need to do is right now, just bow your heads, close your eyes once again, and pray this prayer with all your heart. Sabihin mo, Dear Jesus, right now, I ask for forgiveness for all my sins. I'm opening my heart, and I am welcoming you into my life, and I am making you my Lord and my Savior. Cleanse me, heal me, use me for your glory. From this day on, I will hate sin, and I will love you more and more. This I say in your name. Amen and amen! Woo! Grabe! Okay, mga ka-road trippers, let us now move on to our last segment kasi alam nyo naman, kailangan lahat ng segundo na ma-maximize. Ito na po, God in 60 seconds. Yeah! Timer begins right now. Go! Alright, Grace Po. Ayan. Grace. Tandaan mo yan. Grace Po. Yan ang pinakamagandang balita. Grace. Yan, Grace. Okay, next. Garden Wedding. Ang wedding sa akin, kahit saan pang wedding yan, basta inordain ni Lord. Ay, grabe. Sarap. Sarap. Basta, yun, sarap. Okay, next. League. Anong league? Liga? Liga ng anong basketball? Ganyan, football, mga sports. Yun. Alam nyo, maganda po yan. Pero sana po yung mga nagliliga, kailangan nagmamahalan. Kasi po, tayo po yung magkakapatid kay Lord. Okay, next. Jacket. Ayan. Pag giniginaw, mag-jacket. Ayan. Hindi po kagaya ng mga giniginaw, tapos nag-boyfriend, girlfriend agad. Okay, tumil ka muna ng jacket. Okay, next. Summit. Ayan, Summit. Yung parang meeting, no? Apex Summit. Summit yung tubig. Summit yung brand ng tubig. Okay. Summit! Okay. Yung pinakataas. Ayun. Alam nyo, kahit matuntong yung pinakamataas na success, wala pa rin yan compared dun sa may personal relationship na kayo. Okay, yung nakilang mula ngayon. 5! Praise God for grace! Do you have questions, comments, or suggestions for our show? Please send them to roadtrip@lightnetwork.ph. And you can also like us on Facebook. All you need to do is to click like, okay? And then, ito po yung ating Facebook account. Ito po, www.facebook.com/roadtriptv. And you can also follow us on Twitter and Instagram. Ito po yung ating handle, pam@roadtrip_tv. Alright, pareho yan, Twitter and Instagram. You can also follow me just in case you wanna check out my pictures, y'all. Follow me and I'll follow you back. Kung gusto nyo ng follow back. Alright, ito po yung aking handle. @RueDelaTorre. Okay? See you on Twitter, y'all. Okay. Thank you for watching, mga road trippers. But, yun na po, let me invite. Ito na, as early as now, ini-invite ko na kayo. Topic po natin next week, maganda to. Okay. How to encourage a friend with a physical disability. Yan, medyo malalim po yung hugot dyan. Alright, so maganda po yan. Okay, next week po yan. Okay, so see you, y'all. 7 days from now, we're gonna see each other again. Next week. Okay, always remember, let go and let God be the driver of your life. God bless you all. Peace.